So, welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, meron naman akong isang share sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung sakali maka-encounter kayo ng ganitong mga tanggalin or magpapalit, mga katropa. So, isi-share ko sa inyo to. Isang CX-3, magpapalit tayo ng airbag at steering wheel. So, ngayon, kaya natin papalitan kasi may complain yung may-ari, mayroong mga damage. Sa madaling salita, warranty claim, mga katropa. So, isi-share ko lang sa inyo kung paano tanggalin, mga katropa. Ayan. Ayan, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel. Lalong-lalo na mga subscriber, YouTuber at mga viewers, mga katropa. Ayan, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta, mga katropa. Ayan. So, ngayon, ito nga. Warranty claim, isi-show ko lang sa inyo kung paano tanggalin, paano palitan, mga katropa, para magkaroon kayo ng idea, mga katropa, kung sakali ma-encounter nyo sa susunod na araw, buwan, taon na ma-encounter nyo. So magkakaroon na kayo ng idea, papakita ko sa inyo, mga katropa. So eto nga pala yung complaint, so papakita ko sa inyo, sana natin. So ayan, mga katropa, kung mapapansin nyo to, ayan, yung pagkakrom niya ay medyo natuklap na. So, walang mabiling logo na logo lang, mga katropa. So, kayong papalit tayo ng buong airbag. Ayan. Steering airbag, mga katropa. Tapos, yung sa steering naman, kaya natin papalitan yung buong steering dahil may mga ganyan. Ayan. So, yan yung complaint ng may-ari. So, warranty, kinlaim namin. So, okay naman. Naaprubahan naman. So, ngayon papalitan natin. So, sa pagtatanggal naman ng steering, mga katropa, may tatlong butas yan. Isa rito sa side. Isa rito sa side. Tsaka isa rito. Ayan. Tatlong butas. Assembly yan. So, ayan. Ito yung itutulak natin. Ito. Ayan yung itutulak natin doon sa bawat gilid. Tatlong gilid yan. Tapos sa kabila, ito. Ayan. Parehas. Tropa. Tapos, ito. Dito sa likod, ayan, ito tatamaan niya kapag sinundot niya yan. Ayan, yung ano na yan, ayan yung mga lakas yan, connected yan dito, connected dito yan, ayan, mga drop ha, ayan dulo yan, ito yung lock niya, dito naglalock yan eh. So itutulak niya yan, ginamit ko lang yan ay yung Allen 5 na mahaba, mga katropa, yung ginamit ko sa pagtanggal, mga katropa. Ngayon, so ito, natusok ko na ito, mga katropa, yun nga, dito sa ilalim. Pa dito maririnig yan, meron kayong tik. So ngayon natanggal ko na yan, ayan, natanggal ko na. So ngayon, syempre pagtatanggalin niya yan, mga katropa, huwag niyo munang tatanggalin yung negative battery kasi i-start niyo yung engine para ma iikot-ikot niyo nang malambot itong steering, kasi kapag pinatay niyo yan, mga katropa, mag-o-off yung motor, titigas, so mahirapan na kayo mag-ikot, mga katropa. So kailangan tinutusok nyo yan, tinutulak nyo yung mga lock ng airbag ay naka-start yung makina para malambot yung steering. So ayan, mga katropa, ito yung bago. So nga pala, sa paglalapag ng airbag, ng steering airbag, nakaganyan yan, mga katropa. Ayan, nakaganyan, huwag nyo siyang ilalapag na nakaganyan, mga katropa. Ayan, dapat lapag nyo na ganyan. Once na nagkaroon ng impact yan, ito yung tatama, kasi kapag nagkaroon ng impact, ito yung tumama, yung bakal na yan, or baka sa tao pa tumama yan, sigurado may paglalagyan, mga katropa. Ayan, tsaka pag ito tumama sa taas, malaking sira, mga katropa. So yan lang yung may ano, pag maglalapag kayo ng airbag, steering airbag, nakaganyan, mga katropa. So ngayon, ito nga pala yung Mazda CX-3. Yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, yung complaint niya, ayan lang. So, ayan lang, oh. Ayan lang yung complaint niya, ayan lang. Tsaka ito. Kaya claim ng warranty. So, okay naman, wala nang problema. So, isi-show ko lang sa inyo kung paano, mga katropa. Ayan. So, ayan lang, katropa. Nasundot na natin itong ano. Dito lang masusundot niya, dito sa gilid, tsaka dito sa ilalim.
dito sa magkabilang gilid. Ayan, dito. Dito sa ano to, dyan yung lang susundutin para lumabas yung airbag. So ngayon, nasundut ko na mga katropa, tanggal na yan. So, siyempre hindi ko muna pinatay yung engine para malambot yung steering. So ngayon, nailabas ko ng ganyan. So papatayin ko na yung makina at di-disconnect natin yung battery mga katropa. Off natin. So tatanggalin na natin tong steering airbag mga katropa. So sa pagtatanggal ng airbag, siyempre tatanggalin lang natin yung mga connection. Na-disconnect ko na pala yung battery. Meron siyang lock dito mga katropa, yan. Kulay itim. So kailangan sikutin niyo muna bago hugutin tong kulay yellow. Yan. So ayan, ito na. So ito na yung lumang airbag natin. So ilalapag natin ng paganyan. So may socket. Naka-connect sa clock spring, tatanggalin natin kasi tatanggalin natin itong steering. So natanggal natin yung socket. Tanggalan natin yung lock ng steering. So hayaan nyo lang ganito mga tropa. Huwag nyo lang iikuti na gano'n. Hayaan nyo lang ako ganyan para hindi masira yung lock spring nya. So ayan, natanggalan natin. So itong mga accessories dito ililipat natin dun sa bagong steering nya mga tropa. So ito yung bago natin steering mga katropa. Ayan, naka-plastic pa yan. So dyan natin ta-transfer yung mga accessories ng lumang steering mga katropa. So ito yung ating lumang steering. Tanggalin muna natin itong shifter mga katropa.
itong back cover. Thank you.
So ayan mga katropa, ganyan lang kasi yung magkabit ng maglipat ng mga accessories ng steering ng Mazda mga katropa. Napakasimple lang yung shifter nya, minus, plus, ito yung plus, ito yung minus. So ngayon babalik na uli natin sa steering mga katropa, assembly na uli natin. So assembly na natin mga katropa. Siyempre kakabit natin yung mga socket mga katropa. So next na natin itong airbag niya mga katropa. Itutusok lang natin tapos inalak lang natin itong block. Hindiin lang natin na ganyan. So okay na yan. So sa pagbabalik niya mga katropa, itulak lang natin na ganyan katropa, ganyan lang kabilis. So ayan, okay na siya mga katropa. Tapos kabit na natin yung kabit na muna natin itong cover. Tinanggal ko kasi sa baba para sa pagtusok din medyo kita yung butas. So ayan mga katropa, kakabit ko na yung negative battery. So ngayon pwede na nating start mga katropa. So ayan na mga katropa, okay na. Ganyan lang kasimple magpalit ng airbag tsaka steering ng Mazda mga katropa. So test drive na lang to, titignan kung meron bang trouble or may nawala ba sa setting, tsaka na lang i-set up mga katropa. So yun lang mga katropa yung paraan kung paano palitan ng steering mga katropa. Simple lang. So ngayon nang dahil dito sa maliit na logo, napalitan ng buong airbag kasi walang hindi ata napapalitan ito mga katropa. So yun, so ayan mga
mga tropa. Napakita na natin. Okay na siya. A few moments later. So, ayan mga katropa, na i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng airbag sa steering tsaka steering wheel. So, naglipat tayo ng mga accessories, nilagay natin sa bago. So, ganun lang kasimple mga katropa yung pagpapalit at tsaka yung procedure ng pagpapalit ng steering tsaka airbag mga katropa. So, ngayon, yung eye stop niya ay nawala sa setting mga katropa. So, ngayon, isi-setting ko na lang. Tapos, okay na siya mga katropa. So, ayan, sana pag naka-encounter kayo, kahit sa anong sasakyan, yung mga design ng mga sasakyan ngayon, yung mga may mga butas na tinutulak mo na lang yung airbag mga katropa. So, hindi kagaya ng mga old model na sasakyan na merong 10mm na screw or Allen key, Allen 5. So ngayon, di push na lang siya, meron na siyang spring mga katropa. Meron siyang mga tapat ng butas sa may steering. So doon yung sila tutusukin para ma-release yung spring mga katropa. So ayan mga katropa, sana makakuha kayo ng idea sa senior kung paraan kung paano magpalit ng airbag tsaka steering mga katropa. So ayan, lagi niyong tatandaan mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.